Yep. Nabasa niyo naman yon. It is over. Yes, it is over. And yung news na yan is dumating na, lumabas na yung news na yan Sabado ng gabi 11 exact 11 PM. And you know, alam nyo naman na hindi naman ako ano, wala nang intro, diretso na tayo sa conclusion na to. Diretso na tayo sa ano. And for message ko sa kung ano man, I'm not happy, I'm not sad either. I'm just, you know, I'm just blank when I see the result or the see the latest post of the PUP. Yun nga na hindi na tuloy dahil na, sabihin na rin natin, ito yung conclusion, ito yung thinking ko kung bakit hindi siya natuloy dahil si para sa akin lang ah. Kasi yung Japanese members is inaisip ko na talaga na hindi na talaga sila makaka-reunion. Or sabihin natin, hindi talaga sila agree yung mga agencies. Why? Dahil may mga group na sila. And then si Sakura naman, hindi mo rin din masasabi kasi hanggang ngayon, is wala pa ako nakikitang news na parang may interesado siyang pupunta po sa Korea. Pero meron siyang post doon dati na wala akong file, wala akong picture nyon. Pero parang in-interview siya nung tapos na yung nag-graduate na siya. In-interview siya na para mag-flew siya sa Korea. Like, I think for better career or ano, or group, I think. Pero pupunta daw siya ng Korea para ano. Pero hanggang ngayon is wala pa rin tayong, wala pa ang balita sa kanya. Puro siya promotion, puro siya, hindi ko lang, ambassador or parang model ng mga kung anong brands, products. Ganun lang. And then, nag-live din siya kagapon sa YouTube. And yun lang yung mga nakikita ko. So, wala akong nakikita suspicious na parang maring mag-sign siya sa ganito. Dati, yung bago mag-concert, yung Eyes One sa One The Story. And na sasign daw siya sa, may rumors daw na magsasign daw siya sa Hype Company. Hype Entertainment ata. Yun yung mga, ang grupo na hinahawak noon is BTS. Yun talaga yung pinakamataas na BTS and I don't know na iba. Hindi ko na naalala yung mga iba. So, yun. And then, yun nga, hindi nga naman ako masaya. Hindi naman din ako malungkot. Blank lang talaga ako nung nakita ko yun. Kasi, hindi naman sa ano, pero medyo expected ko na rin ng onte. Oo. And, syempre, lahat ng sa FB page ko, nalungkot lahat. Yes, mga iba, masa. Different, ano lang naman tayo dito eh. Siyempre, may nagustuhan din at meron ding hindi. May nalungkot, may nasaya, merong hindi rin. Balance lang. Ganun lang tayo. Ganun lang. Pero ano mo yun? Para sa akin, is mas okay na yung ganito. Kung totoo kong wise one, supportahan mo sila. Kung ano man yung tatahakin nila sa karir nila. Si Yun ba yung magsasolo? Sinabi na niya sa recent interview ata niya sa ano. Wala akong may pakita pero sa mga nakakita noon mga Wiz One. Yun makikita niyo naman na na-interview siya pati si Chaewon, sila daw kasi nga Volume Entertainment nga sila. Na magso-solo daw si upcoming daw in this mid, hindi ko alam kung mid 2021 or late 2021, pero sabi niya nung nagbabalak na siya mag-solo. So, ganun. And then, sila Yuji naman, Minju, ganun pa rin. And MC pa rin sila. And si Yuri and Hyewon naman, magkakaroon ng parang August magazine, photoshoot ata yun, model. Sa August, nakalimutan ko rin yun. Wala akong may pakitang files kasi hindi ko na rin mahanap. Kasi, mas ano lang ako, lagi lang ako nag-i-scroll sa mga Facebook ko kaya nakikita ko lang din. So, ganun. So, ito na yung this is gonna be a short video. Kasi nga, ito lang naman yung opinion ko sa nangyari. Is, para sa akin, is, okay na sa ganito. Hindi ko inaano ha. Like, hindi ko dahil, hindi ako masaya nga. Sabi ko, hindi ako masaya sa nangyari. Hindi rin ako malungkot. Blank lang talaga ako ngayon. And, yun nga. Na, yes, mahirap na hindi na sila magkakasama ulit.
And yun nga. And nag-comment na ay nag-comment. Nag-video na rin sila. Hindi ko lang kung na-post na rin ata nila yung pinaka-detalye. Na ay oh na yes, na-post. Na-post na pala nila yung pinaka-summary ng lahat-lahat. Na kung ano yung mga nangyari from yung ano nga, yung ginago na naman tayo ni CJ kasi nga 'di ba noong una pumalik siya tapos bilang umayaw na sila. May mga nilagay nila lahat-lahat yung summary nun. And then, may nakita rin akong, meron din ako nakitang picture na parang may 1% na lang tayo upang maka may balik sila. Pero hindi sila lahat as a unit. Ito yung picture na yun. So yun guys, yun yung nakita nyo, di ba? Dalawang picture yan na same lang din ang inanuan dahil sabi is yung Japanese agency at yung isang Korean agency is hindi nag-agree sa project. Ayun ang sabi sa nakalagay dyan sa ano. Dyan sa mismong picture na yan. So I am assume na yung tatlong Japanese na yan is alam natin agent ni Tommy, Nako, and Sakura. And then, I wonder kung sino yung isang Korean agency na hindi pumayag. And I think that is Yena. Agencies of Yena. You know what I mean? Kasi nga, man, CEO won 8D. Like, kung paano nila tinarato dati, CEO won dati, man, nagbago sila ngayon. Meron na siyang event. Nagkaroon na siya ng modeling niya. Lahat men, lahat. Talagang glow up matters talaga yung 8D. So yun yung nangyari. So I think hindi ako naniniwala na parang siya yung nag-agree. Ay siya yung nag-disagree sa project. I think is Yua Entertainment ata yun. It's just because that is a Chinese company. Not because that is a Chinese company kaya sila nag-disagree. Sinasabi ko kung ano yung company na yun. I think lang kasi men, kung alam niyo naman yung nangyari, kung alam niyo naman yung mga ginagawa ng Yua, I mean, that's what I call Yua Entertainment, it's not good how they treat Yena, if you know what I mean. If kung alam mo ang storya ng company niya kay Yena, alam, you know what I'm talking about, you know. So this yun nga yung conclusion doon. Meron lang tayo 1% pero ewan ko kung gumagawa pa rin sila ng process. Kasi, shutdown na yung project. Wala na project. Tapos na yung project. So, ang gagawin is, lahat ng mga binayad nila, ibabalik. At may pa-premio, at may mga album na one reeler album, sabi. Nakita ko yun sa Twitter. Ito yung picture na, ito yun. Ito yung mga nakasulat na yun. Ano, yung nakalagay, yung ano, like yung kung ano yung makukuha mo, ano yung mababalik, yun na yun, kasi nga diba, wala na project, nag-fail na yung project. Ang iniisip ko na lang, paano yung 1% na yun? Kasi wala lang project, so anong gagawin nila na ulit? Like, pasikreto ba? Hindi ko alam, like itutuloy ba nila yung 1% na yun para sa unit? I don't know, hindi ko alam kung ganun. Basta ako, supporta lang. Pero pag ano, supporta ako sa bawat members. Ganun lang ako. So, ito naman yung message ko sa Facebook page at sa DC server ko. I'm the member, naging member ako sa FB page ng IZONE, fan page, on March 13. Yes, naging member ako doon nung nag-concert ng IZONE. And then, I know, bago pa pala mag-concert, kasi
yung nasa DC server ako, doon ako nanood kasi nga nag-illegal streaming nga kami, di ba? Doon ako napasali sa DC, which is yung concert. Day 1 ng concert, doon ako nakapasok. So yun. So this is my message to FB page. I hope that the FB page is not closing because we are like family in our page. We're posting some, you know, we're posting some memes about IZ*ONE, memes, events, their MCs, you know what I mean, Eugene Minju, and their different career, updating on their IGs, updating on their social medias, you know what I mean. Same as DC, ganun nga, kung naman yung sinabi ko sa FB page, ganun din yun. So, mag-i-speak ako ng English dito para sa opinion ko sa ano. So, opinion ko sa news. I'm gonna repeat again. I'm not happy, sad, or sad either. I'm just blank when I see the latest post of POP, you know. If you're a true IZ*ONE, let's just support each of their careers or their events or any of whatever they take on their career. You know what I mean? If you're a true IZ*ONE, never leave them behind. Just like what they do to Chaewon. They support each other. You know what I mean? In the survival, I think the survival show, the crew, I think that is the name, the show. And as you can see, they support each other. They support Chaewon, like some messages, something like that. So as IZ*ONE, we support them, each of them, of their careers. So we do the same, if you know what I mean, you know. If they, how they support each other, we do the same. I hope you understand what I'm saying, because my English is not, never mind. So yun guys, yun lang yung masasabi ko sa, ano na yun, sa latest post ng PUP. So yun. Basta ako, pero to be honest, it's hard to stand another group. Like, it's hard. I don't know what is the reason. I know it's hard for me. So yun guys, thank you for watching and like and subscribe. And for more updates on my videos, click the notification bell. And guys, see you guys in my next vlog. Yeah guys, bye. Peace.